What's up, guys? 500,000 pesos magic shot sa lens from the magician. Pero bago yan, tisa muna. Kamay sa dako, just focus on your balls. And if you are new to this channel, please don't forget to subscribe. And now, let's watch the game. At atin naman pong tunghayan muna ang money game dito sa Pilipinas. Credits to Billiard Philippines, mga kaibigan. Kapag nakita nyo ang channel ni Billiard Philippines, i-subscribe din po natin sapagkat siya po ang naghahatid ng mga laro ni Efren Bata Reyes sa panahon ngayon. Diretso tayo, mga kaibigan. Selected rocks lamang. Efren versus Joker sa Bicol po, mga kaibigan, sa Camarines Norte. Panoorin po natin. Nagbigay ng push out shot si Joker. Alam mo yung Joker, mga kaibigan, mapagbiro yan eh. Mapagbiro yan si Joker, kaya hindi tinanggap ni Efren Reyes ang kanyang push out. Kaya siya pa rin ang titira. Foul shot, mga kaibigan. First foul shot committed by Joker. At siyempre, pakakawalan pa ba naman ni Efren Bata Reyes? Dos bolas para sa side pocket, mga kaibigan. At ang tres bolas ay nakaabang na rin para sa side pocket pa rin, mga kaibigan. Habang kumakadyot-kadyot itong ating screen, ay sapagkat naghahabol ng focus ang camera ni Billiard Philippines. Sa larong ito, mga kaibigan, ay malalaman natin at makikita natin, matutunghaya natin kung paano, kung gaano kaingat si Efren Reyes magpa-pwesto ng main ball or ng cue ball. Subalit, paminsan-minsan ay nagmimintas pa rin ayon sa kanyang ibig pwestuhan ng bola. So, ang target dito is 10 bolas kung kakayanin niya sa tiradang ito, mga kaibigan. Subalit, hindi nangyari. Hindi nangyari. Ibig sabihin, ay hindi sumunod ang cue ball ayon sa kanyang nais. Subalit, ang concentration ay sadyang nananatili kay Efren Reyes, the magician. Yun ang kanyang bilin, mga kaibigan. Dapat nakakonsentrate ka. Sabi nga ni Efren Reyes, ang isang mahirap na tirada, pag naipasok mo, madali na yung susunod. Tulad niyan, mga kaibigan, tulad niyan, madali na ang susunod. Kita nyo, nasa harapan ng 7 bolas ang main ball. Ganyan kaingat magbigay ng preparation si Efren Bata Reyes. Ito ang dapat ay pinag-aaralan, pinagpapraktisang mabuti ni JB Sukal. Ang maingat na preparation, hanggat mailalapit ang cue ball, ilapit mo sa bola na susunod, mga kaibigan. At habang humihimpot-himpot ang camera ni Billiard Philippines, kitang-kita pa rin naman natin ang tirada ni Efren Bata Reyes.
outside and try to avoid the... He's two rail banking it, Roth. You kidding me? He's two rail kidding banking me? Oh, screenshot my God. That. At pagkatapos ng mga trick shot ni Efren Batarias, kay Jimmy Sokal naman tayo dumako, mga kaibigan. At siya ang naglaro ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, ang kalaban ay... Okay, credits to the owner of this video, mga kaibigan. Nakalimutan ko ang anong... ang pangalan. So kung kanino man to, mga kaibigan, ang credits ay para sa iyo. Sadyang nakalimutan ko lang na isave yung pangalan mo. Ang akala ko ay kapag na-download ko, kasama yung pangalan mo at saka yung title mo. Yun ang inaasahan ko. Subalit nung ma-download ay tila yata wala. So bigla akong nangamba, mga kaibigan. So ganun pa man, hindi ko aalisin ang credits to the owner of this video. Para sa iyo ang vlog na ito, kaibigan. So pahiram. Pahiram ng one rack kung hindi ako nagkakamali. This is only one rack. Tingnan natin ang... pa-prepare ni Jimmy Sokal at kung gaano mag-concentrate, kung nag-concentrate ba ang batang yan sapagkat siya ay isang sikat na billiard player ngayon sa Pilipinas. Maraming nanonood sa kanya. Napaka-lalayo ata ng prepare ni Jimmy Sokal. Ngayon kung singko, tama-tama. Sakto. Ang susunod ay 6. Tama din ang kanyang preparation sapagkat nailalapit ni Jimmy Sokal ang main ball. At siyempre, si Epi, kundi ako ayun ang sinasabi natin, mga kaibigan, magko-concentrate ka muna sapagkat sa halip na maipanalo mo ang laban ay natatalo pa katulad niyan. So alam niyo na ang sistema ng laro ni Jimmy Sokal. Ika nga ni Efren Reyes, medyo, hindi medyo ha, baguhin ang style ni Jimmy Sokal kung gusto mong maging champion of the world. Malaki pa ang room for improvement para kay Jimmy Sokal at sapagkat siya ay isa pang bata. Huwag na nating ikumpara sa mga katulad ni Efren Reyes, ni Luat, ni nung mga veterano natin, ano? Mga ano na yun, mga ganador. Samantalang si Jimmy Sokal ay stags. So, yun ang pagkakaiba, mga kaibigan. Huhusay pa at gagaling pa si Jimmy Sokal. Panoorin niya sana kung paano magpa-prepare si Efren Reyes. At ito yung binabanggit ko, mga kaibigan. Ito yung 500,000 magic shot mula kay Reyes or kay Django. Pero kitang-kita niyo naman, ano? Tagay-tagay muna. Nasa tiyaong kayo eh. Pag nasa tiyaong ka, tatagay ka. Tiyaong Quezon. So, sa kanilang paglalaro, o the demonstration, ay kaakibat yung alak. Ay, lasingin. Lasingin ang dalawa bago magkaroon ng challenge. Panoorin nyo. Bahala na kayo dyan. At sa lahat po ng mga bago pa lamang, nakakasubaybay, nakakatagpo ng channel ni Alamat Billiard, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang like, subscribe, para ma-notify kayo sa susunod na mga uploads. At napakarami ng uploads diyan, mga kaibigan. Makakapamili kayo. At marami pa rin akong i-uploads para sa inyo. So, huwag niyo pong kalimutang
pindutin ang subscribe button mga kaibigan. Muli po, maraming salamat sa inyo. Tuloy tayo sa panonood. Oo, oh, totoo. Oh, 1,000,000 yan. Hindi tayo nagpapaturnamen, pero 2,000,000. Yes! Ito, saglit. Tubig, champ, tubig. Ito na hindi mo sa TikTok yan. Wala ka. Nalasing kayong dalawa. Wala na. Oy, kalahasing milyon na. Maganit ang mesa niyo. Pero kung madulas yan, yung pinaglaro namin kahapon nila, champ, tapos na. Oo nga, Mayor, napasaya mo kami at saka yung mga tao rito. Ay, palakpakan natin! Yay! Champ! 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 Champ!
last. Sige, lasing na. One more. Ito siya nakashoot ng mga niyo. Yung mga tao po, may kumilaw na konti. Mga tao. Don't forget to subscribe. Alamat Billiard. Marami pong salamat.